morning. Ngayon, ang kasama ko si Coco. Ayan. Hindi siya sinama kasi kahapon, nagpasaway daw siya dun sa kila Shiela. Nagpasaway. Kaya ayan, may punishment na naman siya. Hindi siya makakasama ng isang buong linggo. Dito lang siya. Hindi siya makakapunta sa kabilang bahay. No. Masaya ka pa, ha? You can't go there for 1 week, okay? That's your fault. That's your fault, you know that. So, kailangan mo maging nice, okay? Huwag maging pasaway, ha? Ayan, naiwan ka tuloy. Punta na lang tayo sa labas, okay? Hindi ko alam kung si Coco ay nakakaintindi o hindi. Ayan, sunod naman siya sa akin. Aakyat ako. Kukuha ko ng medyas. Parang wa-effect sa kanya kahit pinagagalitan siya. Nalalaman, nasasabi kong ganun kasi, kahit pinapagalitan siya, parang ang saya-saya niya pa din. Nakakaloka si Coco. Where are you? Coco! Saan ka na? Oops! Magsuot muna ako ng shoes. Tapos, punta tayo sa labas, okay? Diba ang saya-saya niya, oh? Kahit iniwanan na siya. Ang saya-saya mo pa, ha? Hindi ka na kaisinama. Mag-medyas lang ako. Lamig eh. At excited ka na naman, Coco. Lagi ka na lang excited. Nakalabas naman yung ano mo. Ha? Ito na lang isuot ko. Ayaw ko mag-rubber shoes. Pwede naman ito na lang. Yan. Naka-shoes na ako. What about you? Ha? You need to wear your harness, okay? Saan yung harness mo? Ito. Magkapareho yung kulay ng harness nila. O, yun yung sa'yo, maliit. Come here. Wait. Dito sa ulo, sa legs mo to. Like that. Give me. Okay. Ready? Hmm? Come on. Hindi ko sure kung okay na tong jacket ko. Ang ano kasi sa labas, ang weather ay 56 degree. Malamig na yun para sa akin. Gagamit pa rin ako ng belt. Para may lalagyan ako ng... Ayan. Lalagyan to ng tubig. Ito. At meron din akong sabitan ng... Ay, nawala. Ito yung gagamitin ko. Kasi maliit naman si Coco. Hindi siya masyadong malakas, maghila. Ito yung gagamitin ko. Tapos, ito yung pangkuha ng kanilang poops. Kailangan meron ko lagi nito. Tapos ito, dito ko ilalagay kapag may laman na to. Diba? Sasabit ko lang siya dito. Ganyan. Yan, para madaling isabit. Tapos ito naman, sasabit ko rin dyan. Ah, diba? Yan, ganyan. Ganyan. Tapos ito naman, hawak ko lang. Coco, come here. Ito na, ilalagay ko sa kanyang harness. Come here. Lagi ka nalang ang likot. Sit down, okay? Be nice. Kahapon, yung leash niya, ngingat-ngat niya. Kaya ayan, medyo talagang bad trip na si asawa. Katulad ngayon, hindi ko siya mailagay. Kasi ang likot-likot niya. Mayer, ayusin ko. Ang likot-likot mo. Dapat dalawang kamay talaga. Ayan, ganyan na siya. Pwede ko siyang ilagay dito. Tapos ilalak ko lang. Hindi siya makakalalayo. Siyempre, mainit sa labas. Kailangan ng pang-protection sa mata. Katulad nito. Ayan, ganyan. Diba? Kunin ko na yung susi. Dito ko nilalagay ang susi. Para mas madali kapag kukuha ng mail. Nandito kasi lahat ng susi sa garahe, tapos sa mailbox, nandito sa bahay, sa sasakyan. Meron akong susi sa sasakyan kahit hindi ako nagda-drying. Just in case lang. Ayan, ready na ako. Si Coco kanina pa ready. Inom muna ako ng kape. Hindi na ako magdadala ng tubig. Hindi naman si Coco ipala inom ng tubig. Are you ready? Taran! O, diba? Ang ganda ng araw, Turn off natin tong ilaw. At saka rin dito.
Yan. Madilim na. Come on. Let's go. Wait for me. Magmamadali ka na naman dyan eh. Wala akong dalang ano. Wallet. Hindi na ako nagdalang wallet. Wala akong lalagyan. Yan. Yan si Coco. Ready na siya. Hindi naman pala masyadong ano, malamig. Carry naman tong sinuot kong jacket. Keep going! Bagal mo. Pag si Joey naman, nangihila. Ikaw, bagal mo. Ano ba? Pero kanina, kasi nga hindi isasama si Coco. Kinarga ko na si Coco. Si Joey, parang ayaw lumabas na hindi kasama si Coco. Ayaw niyang lumabas. Inaano niya si Coco. Parang inaano niya, nakadikit lang siya kay Coco. Parang sinasabi na, let's go bro, parang ganun. Eh, hindi nga pwede kasi nga ano siya, under observation. Under observation. Para na silang mga tao. Para na rin silang tao na yung ano, pag wala yung isa, nalulungkot siya, parang ganun. Kaya parang wala siyang ganang maglakad. Wala kasi yung partner niya sa paglalakad. Oh my God, not here! Keep going. Ang dumi-dumi na. Kasi nga, ano na, taglagas na. Run, Coco, come on, come on, come on, come on, come on, hurry up, hurry up, hurry up. Ditong bahay na ano, maganda yung decoration niya, Halloween decorations. Ganda naman ang bakod nila, puting-puti. Para siyang hindi kahoy, plastic lang siguro. Oo nga, plastic siya. Naku si Coco. Tumain na kanina, parang gusto pa rin tumain ngayon. Ano ba? Paunti-unti? Ha? Si Joey, wiwi, ikaw naman pupo. Keep going. Pupo na naman. Ba yan? Ayan. Dalawang plastic na. Ang dumi ng maliit na aso na to. Bitbitin ko siya hanggang pagbalik ng bahay. May basurahan naman dito, kaya lang ayokong magtapon. Baka ako mapagalitan. Kaming lumiko dito sa kaliwa, kaya lang gusto ko medyo malayo. Doon kami sa may school. Hello. Malapit na kami sa school. Elementary school. Dapat sana dito na lang ang bahay, malapit sa school. Kaya lang, elementary. Dito na kami sa school. Ito, party na to ng school. Parking lot. Dito yung exit nila. Si Coco ang bagal. So ito naman yung tapat ng school nila. Kapag ano, may occasion dito, pwede mag-park dito sa labas. Kapag may ano sila dito, may event, may meeting or program, nakalagay dyan sa ano nila. Yung square na yan. Diyan, katulad yun, parent-teacher conferences, November 18. Tagal pa. Dito yung entrance. Yung dun sana unang dinaanan natin ay ano, exit. Dito yung entrance. Diretso na kami dun, sa may kanto, pakaliwa. Pabalik na yun ng bahay. Parang hindi tama yung pagka-parker ng sasakyan. Diba? Hindi ko alam. Ay, nagputol sila ng kahoy. Maraming pangga. Daming linisin. Parang isang buwan ang hindi naglilinis dito kasi yung mga katabi nila malinis naman. Hindi pa ako pinagpapawisan. Nangangalahati na kami pabalik sa bahay. Natataranta si Coco kasi may nakita siyang squirrel dalawa. Merong tumatahol na aso. May madadaanan kami. Malaking aso. Andun siya oh. Tinatahol niya si Coco. Big boy. Ayun na nga, katapos ko lang kausapin si Kabayan. Tumawag siya habang ako ay nagbablog-vlogan. Kabayan, ano ka ba? Kulit mo nga. Hindi naman, joke. Si Coco, nakakainis. Gusto na namang tumai. Dalawang plastic na ako dito.
Tapos paunti-unti lang naman, sayang yung plastic. Kung mas madumi dun, sa dinaanan na una, na dat, na una. Ayan, sobrang dumi dito. Oh. Ayan na. Nagpapawisa na ako. Kasi nga naka-jacket ako. Dito na kami sa intersection. Papunta ng kaliwa, pauwi na ng bahay. Pero, dito kami dadaan sa may apartments. Dito kami dadaan. Dito, dito. Dito tayo dadaan. Come on. Ito yung mga apartments dito. Ano siya? Up and down. Iba yung nakatira sa taas. Iba yung nakatira sa baba. Wala sila ditong ano, labahan sa loob ng bahay. Kasi meron dito sa labas. Na yung ano, uhulugan ng coins. Diyan sa may loob na yun. Laundry room. Pet friendly sila. Ibig sabihin, pwede ang pet dito sa apartment na to. Ang ganda ng kulay ng ano, punong kahoy. Kulay ano, maroon. Malapit na kami sa bahay. Nakakatakot naman tong puno na to. Parang matutumba na siya. Nakatagilid na. Dito na kami sa may bahay. Tatamang muna yung dumi ni Coco. Ay, nahulog pa. Okay, come on, let's go. We're home. Dito na kami sa bahay. Pinagpawisan naman ako kahit konti. Ayan. Coco, come here. Tanggalin natin to. Go, drink some water. Pinagpawisan din ako sa wakas. Si Coco nasa taas na naman. Coco, come here! Gusto niyo sa taas tumambay. Ayan. Kape muna. Tapos na ako magkape. Hindi ko pa alam kung anong kakainin ko ngayong umaga. Depende sa mood ko. Kung anong gustong kainin. Pero hindi na kanin. Kumain ako kahapon ng kanin tsaka tuyo. Kaya ngayon, iba naman. Kaya hanggang dito na lang din. And bye. See ya.